My dear brothers and sisters, at the onset of the liturgy of the word in our first reading today, we are reminded of the theme of our readings for this Sunday: to love and not to hate. In the book of Leviticus, one of the early commandments of God, when the commandments was given to Moses and the Israelite community, that is one of the first commandments of God: you shall not bear hatred for your brother or sister in your heart. Instead, you shall love them as yourself. Meron ho ba ditong gusto na laging galit siya? Sabi ng mga doktor, kapag lagi kang galit, mabilis kang tumanda at mabilis kang magkasakit, at lalala ang sakit mo pag lagi kang galit. No, because it causes stress in you. So kapag napapansin ninyong dumadami ang sakit ninyo at dumadami ang kulubot ninyo, tingnan muna, baka lagi kang galit. I think the reminder in the Old Testament is true, not only spiritually, but even physically. We need to avoid hate and anger, but instead, let us cultivate love so that we could have peace in ourselves, peace in our families, peace in our communities. But Jesus today, in our gospel reading, teaches us, how do we avoid hate? How do we avoid anger and instead cultivate peace and love within us and within our communities? Tinuturuan tayo ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, paano nga ba tayo iiwas sa galit, sa inis? Paano ba tayo iibig at magmamahal even to our enemies? I would like to point out one passage in the gospel that I think should teach us about avoiding hate and anger. Jesus teaches his disciples that God causes the sun to rise on the bad and the good. God makes rain to fall on the just and the unjust. It means, my dear brothers and sisters, that God loves us not because we deserve it, but God loves us because we are in need of it. So let us not think that we are more deserving than others. Because if you start thinking that you are more deserving than others, then hate and anger sets in yourself. Kapag tiningnan mo na ang sarili mo na mas deserving ka, mas magaling ka, mas banal ka, magsisimula ng magalit ka sa iba. I remember when I was still studying as a priest, as a seminarian, I was reminded of this reality, not to think of myself as more deserving than others,
because it will lead me to hate and be angry with others. When we were seminarians, we were only allowed to go home once a month on a weekend. Saturday, we go home Saturday morning and we go back Sunday in the afternoon in the seminary. Kaya kapag umuwi ako sa amin, once a month lamang, tuwing uuwi ako, ang nanay ko niluluto ang paborito kong ulam. Minsan, kumakain kami at nilabas na ng nanay ko ang paborito kong ulam, chicken curry. Sabi ng isang kapatid ko, "Wow, chicken curry na naman." Paborito mo talaga yan, no? Sabi ng isang kapatid ko, no? Paborito mo talaga yung isa na yan, no? But my mother answered, "Wala naman akong paborito sa inyo. Minsan lang kasi siya umuwi once a month. Kaya minsan lang niya matitikman ang paborito niyang luto ko na chicken curry." Buti na lang sumagot ang nanay ko. Baka kasi akalain ng mga kapatid ko, paborito nga talaga ako. At magsisimula yan ng selos at galit sa puso ng kapatid kapag tiningnan mo ang isa na paborito. At maganda rin namang paalala sa akin yan. Baka akalain ko talaga na paborito talaga ako ng nanay ko at ako ang more deserving among them, and I would bear grudge against my brothers and sister. You see, my dear brothers and sisters, when we start thinking of ourselves as more deserving, then we will start to hate one another. So Jesus teaches us today that God's love is given to us not as an award for the deserving, but always a healing mercy to those who need it. Minamahal tayo ng Diyos hindi dahil karapat-dapat tayo. Minamahal tayo ng Diyos dahil kailangan natin ito. At para maiwasan natin ang galit at inis sa buhay, huwag mong titingnan ang sarili mo na mas karapat dapat ka. Lagi mong iisipin, mahal tayo ng Diyos, hindi dahil karapat dapat tayong mahalin, kundi dahil kailangan natin ang Kanyang pagmamahal. That is why in our second reading today, from the letter of St. Paul to the Corinthians, St. Paul reminds the Christians in Corinth, let no one boast about human beings, and let no one among you consider himself wise, better than the others. I will boast because I am better, I am more deserving, and therefore I am loved by God, because that will begin hate and anger to set in your heart. My dear brothers and sisters, as we continue this celebration of the Eucharist, we receive God's love in the Mass. But let us remember that all of us here are not even deserving of God's love. We are here not because we deserve it, but because we are in need of it. And when we start thinking that we are not even better or more deserving than others, then it will be the start of cultivating love and forgiveness
even for our enemies. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ng banal na misa na ito, paalala sa atin ni Jesus ngayon para maiwasan ang inis at galit sa puso. Simulan natin isipin na hindi tayo mas mabuti sa iba, mas karapat dapat sa iba, sapagkat diyan nagsisimula ang inggit, ang galit, at inis sa buhay. Simulan nating tingnan ang pagmamahal ng Diyos na ibinibigay sa atin hindi dahil karapat dapat tayo, kundi dahil kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen.